Ito ang BMW E46, ang most popular model generation na nilabas sa history ng BMW. Ito yung color topaz blue na E46 318i LCI, which means siya yung facelifted na second version. Nag-iba ng konti yung harapan, nag-iba yung ilaw. Bakit kaya naging most popular BMW of all time yung model generation ng E46? Quick tour tayo sa features niya para malaman kung ano yung kakaiba, kahindik-hindik, kagilagilalas. Engine, N42, 1.9-liter, 16-valve, DOHC na 4-cylinder. Power is 143 PS at 6,000 RPM. And torque, 200 Nm at 3,750 RPM. Magandang itsura ng engine bay. Medyo malaki lang talaga tong 1.9-liter na engine, kaya halos saktuhan na siya. Ito yung oil dipstick niya. Ito yung brake fluid. Nandito yung fuse box. Tapos ito yung expansion tank para sa radiator coolant. Sa kabilang side, medyo oversized na wiper washer tank. Parang 3 or 4 liters siguro kasi ditong tubig. Ang hindi ko lang nagustuhan dito, itong mga rubber na barrier na nilagay dito sa gilid, magkabila ang side. Kasi pag nag-park kayo sa ilalim ng puno, for example, maiipon dito yung mga nahuhulog ng mga ganitong dahon, masastock siya. Unlike kung wala tong harang, dire-diretso lang sana mahulog yung mga dahon. Ground clearance is around 140 mm. Ako na lang sumukat kasi hindi ko makita yung specs. And then length niya 4471 mm. Width is 1739 mm. Height 1415 mm. And then yung wheelbase is 2725 mm. Tapos yung fuel tank capacity naman ito is 63 liters. Strut type front suspension, multi-link rear suspension, 4 wheels, disc brake lahat with ABS and dynamic brake control. Yung wheel is Schnitzer type 3 itong design. Sapatos, 225-45R17. Trunk space, 440 liters. Medyo malalim siya, oh. Tapos dito sa taas, nandito yung BMW toolkit. Ayan, pag magpapalit ka kunyari ng flat tire. Sa left side, nandito yung 6CD changer. Para pwede kayong magbao ng maraming sound sa mga long road trips. Tapos sa dulo nun, may lagayan ng konting abubot like mga fluids for emergency, tubig or oil. Takpan ko na lang muna yung logo. Sponsoran mo ako kung gusto mo lumitaw logo mo. And then sa gitna, merong spare tire. At saka, nandito rin yung jack katabi ng spare tire. Of course, sa mga BMW, lagi nasa likuran yung battery. Pag tinanggal mo tong cover sa right side, ma-access nyo na yung battery. Dito sa driver's door side, merong side airbag. Tapos sa baba, may lagayan ng konting abubot. Andito rin yung power mirror controls, left and right. Ayan yung pang-tilt. Tapos, andito yung park light, headlight controls, ayan. Tumunog kasi naka-off yung engine. Andito rin yung fog light controls. Tapos kung gusto nyo i-move up and down yung headlight beam nyo, hindi na yun mano-mano, dito lang yun, no? Pwede nyo i-move up and down yung beam ng headlight, taas-baba. Impressive. And then, yung pinaka-social, yung upuan, powered seats. Kung gusto mo i-recline siya or i-move mo siya, ganyan, no? Electronic siya. Tapos meron dito number 1, 2, 3, and M. Hindi ko alam kung ano yun, eh. Re-research ko na lang, tapos lalagay ko dito kung para saan. And then last but not the least, meron tayong isang secret lagayan ng abubot items. Yan. Lagay mo yung alcohol mo or tissue mo dyan, tubig. Steering wheel, nandito yung volume controls ng radio, tsaka yung next track, ayan, no, change track.
phone call. Dito sa right side, yung cruise control, pwede mo adjust yung speed. At ito naman yung isang secret feature ng E46. Kahit walang susing nakalagay, makikita mo yung odometer mo. Just press mo lang yung nasa kaliwang button na ito, lalabas yung odometer. Tapos malalaman nyo kung tampered, magkakaroon niya ng tuldok dito, dyan sa after ng km, bago dito sa kilometers na number. Pag walang tuldok, ibig sabihin hindi siya tampered. Dito sa center console, yung BMW Business CD player and radio. Tapos sa baba nun, yung climate control mo ng aircon. Lagayan ng konting abubot dito. Tapos yung DSC button, Dynamic Stability Control. Turn off nyo to pag pupunta kayo ng racetrack or gusto nyo mas feel nyo yung pagtakbo ng kotse. Ang maiiwan na lang kasi pag in-off mo yung DSC, ABS na lang maiiwan na enabled. Mawawala yung traction control. Sa baba nun, yung ashtray, tsaka yung lighter ng cigarette or 12-volt charging outlet. Tsaka syempre, yung automatic mo na shifter, park, nakailaw yan, reverse, neutral drive. Tapos pag kinaliwa mo, yung triptronic niya na plus minus. Andito yung power window controls, lock ng window pagka may bata sa likod, hazard button, power lock ng door, cup holders, ayan o, dalawa dito tapos may isa pa dito. Aray, hindi ka bot. Dito sa passenger side, andito yung glove compartment, yan. Ito yung space niya, matatansyan nyo na sa kamay ko. Parang sakto sa isang short bond paper na 8.5 by 11. Para doon sa mga rehistro documents. Meron namang ilaw, madali nyo makita. Yan. Ayan yung airbag ng harapan. Tapos sa gilid, meron ding airbag yung pasahero dito sa passenger side na door. Tsaka meron ding speaker yan, magkabilaan yung front end. Front doors yan, magkabilaan may speaker. Tapos, social din siya. Powered seats din siya. Ito yung space sa back seat. Halos isang dangkal pa yung tirang space dito para sa legroom. So, maluwag naman siya. Tapos may dalawang headrest. Sa gitna, meron kayong pwedeng i-pull out na armrest para mas relaxing. Tapos sa mga doors, meron din silang sarili nilang airbags tsaka power window control. Sa gitna, meron lang isang ashtray na maliit na lagayan ng abubot. Hindi advisable dito sa BMW na rear wheel drive na 3 series na may uupo dito sa gitna na adult kasi ganyan ang mangyayari sa kanya. Machi-check nyo naman yung ibang ni-review ko na E36 and E90. Ganyan ang pwesto pag sa gitna umupo. Siyempre, hindi pwedeng yung passenger lang yung mag-retouch sa salamin. Pwede rin yung driver. Start natin. Try natin yung radio. Then, hinaan ko yung volume. Kasi parang hindi tayo madali ng copyright infringement. Delicates. Ayan. Aircon. Ba, 16 degrees. Pwedeng kahit gawin ko lang mga 20, okay na. Tapos, ito isang mga nifty secrets ng E46. Nakapark tayo ngayon. Pag nilagay ko yan sa reverse, tingnan nyo yung mga side mirrors. Ayan, lalagay ko sa reverse. Kusa na siyang bababa para makita nyo yung daan pag umaatras. Kakaiba! Medyo malapad yung katawan niya. Hindi ako sanay. Kasing lapad siguro siya ng E90. Ay, medyo mahirap pagka masisikip. Ang fuel consumption nito is around 7 kilometers per liter sa city traffic, ng mga ganyang EDSA. Sa highway, aabot siguro ng 10 kilometers per liter.
kasi diretsuhan lang naman yun, mga expressways. So not bad para sa ganito kalaking engine. Ang top speed nitong 318i na naka N42 or yung naka N46 na mas bagong engine is 218 kilometers per hour. Tapos yung 0 to 100 kph galing sa full stop around mga 9 seconds. Okay yung ano, driving experience ko so far. Ayan, malambot ang handling, magaan. Mabigat yung body pero magaan siya i-drive. Try natin short acceleration test. Ayan. Second gear. Lakas. Mas malakas pa yata ito sa 320 ay na E36. Paano, hanggang dito na lang muna ako, mga Repa Pips, BFFs, lahat-lahat na, kapuso, kapamilya, kapatiran, kita-kits tayo sa susunod. Rating ko sa BMW E46 318i, driving pleasure 10, very comfortable, masarap talaga siya i-drive. Features 10, adjustable yung headlight position, adaptive brake lights, at napapaligiran ka pa ng airbags. Build quality 9, well built pero masyadong maraming sensors kapareho ng E90. Power 10, malakas, mataas ang top speed, mabilis ang acceleration. Pogi points 10, timeless ang design, kaya nga siya yung best selling BMW of all time. Total 49 out of 50.